Ayan, so good day. Good day sa inyo mga kamaestro. So yan, may panibago tayong tutorial ngayon. Ayan. So alam ko marami nang gumawa nito, no? Marami na akong nakakita sa Facebook, sa YouTube na tutorial kung paano ba natin mabubuksan talaga itong ating electronic IP-CRF tool version 4.2. Ayan, kasi ano eh, medyo maselan itong ating IP-CRF, di ba? Marami nagre-reklamo dyan na hirap daw mabuksan. Pero madali lang po yan, basta makuha lang po natin yung tamang proseso. Ayan, kaya ginawan pa rin natin ng video kasi yun nga, para rin po sa mga hindi pa nakakaalam. Ayan, kung nakakita nyo sa screen natin, ayan o, oh, binidyoan ko na nga lang yung laptop ko para mas makita nyo, ayan o, oh, hindi ko na siya na in-screen record. Nakita nyo dyan, not supported or macro is disabled. Ayan, so hindi ka makakapag-enter ng data dyan kasi nga not supported siya. No? So ang gagawin natin, close nyo yan, then punta kayo mismo dun sa pinaka-file. Okay? Punta tayo sa pinaka-file. Ayan po yung pinaka-file niya, yung EIP-CRF version 4.2-1. Ayan. Right-click nyo lamang po yan. Then pag na-right-click nyo, punta kayo sa properties. Ayan, nasa pinakababa po yan. After right-click, nasa pinakababa po yung properties. Ayan. And then nakikita nyo dito, may nakalagay na unblock. Ayan o. So, itik lamang po natin yung box dyan. Tick po natin yung unblock. And then click nyo po yung apply. Nakuha po. So, ulitin natin, click nyo po yung, or check nyo po yung unblock, then click nyo po yung apply. Ayan. And then, pakaclick nyo ng apply, click nyo po yung okay. Alright? So, ganoon lang po kasimple. Then, punta na po tayo sa file mismo ng IP-CRF. Ayan. Punta po tayo dyan. And then, tingnan natin sa pinaka... Ayan, nakalagay dyan, no? The tool is ready. Ayan. The tool is ready. Okay? Then, punta tayo sa pinakataas. Ayan, supported na siya. Ngayon, sa ibang laptop kasi, hindi pa enabled yung macros. No? Para ma-enable naman natin yung macros, ito po kasi sa akin, naka-enable na po yung macros nito. Eh. Sa iba po kasi, hindi pa siya naka-enable. So, para ma-enable po natin yon, punta po tayo dito sa file, ayan, sa pinaka upper left side ng screen nyo. Click nyo po yung file. And then, punta kayo sa pinakababa. Ayan, nakita nyo dyan. Punta kayo sa pinakababa, option. Ayan. Sa pinakababa po yan, di ulit kayo maliligaw, no? Nasa pinakababa po. Click nyo po yung option, and then lalabas po itong part na to. Ayan, lalabas po yan. Click nyo po yung trust center. Ayan, click nyo po yung trust center. Nasa pinakababa po ulit yan. After ng option, ayan, pinakababa. And then, click nyo po yung, ito po yung lalabas. Click nyo po yung trust center settings. Ayan, click nyo po yan. Then after clicking that, punta po kayo dito sa macro setting. Ayan, di ba? Naklik na natin yon. Punta tayo dito sa macro settings. Ayan, macro settings. Alright? And then, kapag hindi, ito kasi naka-enable na, nabanggit ko na kanina. Pag hindi pa siya naka-enable, wala po siya dyan. Ano? So, i-click niyo po yan. For example, nandito siya nakalagay or nandito, hindi pa siya enable. So, click niyo po yung enable BBA macros. Ayan. And then, pag na-enable nyo na yan, punta po kayo sa pinakababa, yung OK. Alright? Click nyo po yung OK. Ayan. And then, another one, OK. And then, good to go na po yung IP-CRF po ninyo. Ganun lang po kasimple mga kamaestro. No? So, sana po ay nakatulong itong ating short video ngayong araw regarding dito sa IP-CRF 2023. Maraming salamat, Maestro. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!